ang pagsalakay ng mga kabalyero. Nabahala si Djata sa mga binitawang pahayag ni Nana Triban, subalit kinalamay ni Balla Fasséké ang kanyang kalooban sa pagsasabi sa kanyang panaginip ay kanyang malulupig ang mortal na kaaway. Sa kabilang ibayo'y, mahinhing sumikat ang araw at nagsabog ng liwanag sa kapaligiran. Ang pangkat ni Sundiata’y pumuwesto mula sa gilid ng ilog hanggang sa kabilang ibayo, ngunit multo ang bitbit na hukbo ni Sow Mauro, kaya't ang ibang sofas na naiwan sa krina ay umakyat sa burol upang panoorin ang digmaan. Dahil sa malaking koronang suot ni Sow Mauro, agad siyang nakita't natukoy mula sa kalayuan. Ang kanyang sandataan ay hindi mahulugang karayong, pinuno ang magkabilang ibayo ng burol. Hindi ikinalat ni Sundiata ang lahat ng kanyang hawal. Ang mga namamana ng Wadadu at Jalon case ay pumwesto sa hulihan at handang magpaulan ng palaso sa bahaging kaliwa ng burol kapag tumagal ang digmaan. Sina Facoli Corona at Gamantian ay kahilera ni Sundiata at nangunguna sa bungad 10 ng kanyang kabalyeriya. Sa kanyang makapangyarihang tinig, sumigaw si Sundiata, "Ang kuwa, ang kautusan," ay umalingaw-ngaw sa bawat tribo at nagsimulang sumulong ang batalyon. Si Sow Mauro'y nakatindig sa gawing kanan kasama ang kanyang kabalyeriya. Mabilis na sumalakay sina Sundiata’y, ngunit sila'y napigilan ng mga kabalyero ng Dianghan at ang pagsasagupaan ay nagsimula ng kumalat. Si Tabonwana at ang mga namamana ng Wagadu ay sumulong sa direksyon ng burol at matuling lumaganap ang digmaan habang ang araw ay hindi natitinag sa pamamayagpag sa himpapawid. Ang mga kabayo ng Mema ay lubhang maliksi at tumakbong nakataas ang unahang paa na sumikwat sa mga kabalyero ng Dianghan, nagpagulong-gulong at tinakpan ng mga kabayo. Nagbigay ng puwang ang pagbagsak at pag-atras sa mga kalalakihan ng Dianghan. Ang pusod ng kalaban ay nabuwag. Sa puntong iyon, biglang kinabig ni Manding Boris si Sundiata at ibinalitang si Sow Mauro'y palusob kasama ang mga itinagong kawal kay Facoli at sa mga panday nito upang ilantarang parusahan ang nagtaksil na pamangkin. Pagkat nalipol ang malaking bilang ng mga sofa si Sow Mauro, ang mga kasamahan ni Facoli ay unti-unting nagtawatak-watak. Ang digma ay hindi na naipapanalo. Nagliliyab ang mga mata ni Sundiata sa puot. Tinipon niya ang kabalyereya sa kaliwang dako ng burol kung saan magiting na iniinda ni Facoli ang panlulupig ng tiyo. Kaalinsabay nito, ang lahat ng maraanan ni Sundiata ay namamalita na nagagalak si kamatayan at ang kanyang panandali ang pagtigil ay nagpapanumbalik ng pagtitiwala ng kanyang kawal bagaman hindi nauubos sa mga sofas ni Sow Mauro. Hinanap ni Djata ang salamangkerong hari. Nasulyapan niya ito sa gitna ng labanan. Sinunggaban ni Sundiata ang bawat susong sofas. Kaliwat kanan ang ginawang pagbalya. Nagkakandahirap na tumatabi ang mga ito kung kaya't madali siyang nakalapit kay Sow Mauro. Nang mapansin ang huli ang ikinikilos ni Djata, siya'y dahan-dahang bumuwelta subalit siya'y nasundan ang tingin ng matapang na bayani. Huminto si Sundiata at hinutok ang kanyang pana. Lumipad ang panaso at dumaplis sa balikat ni Sow Mauro. Nang tumama ang pari ng tandang, naramdaman niyang ito'y hindi lamang unting gasgas kaya't kagyat naglaho ang kanyang kapangyarihan. Nagtagpo ang mata nila ni Sundiata. Siya'y nangatal na tila dinapuan ng matinding lagnat. Napatingala ang nauupos na Sow Mauro sa langit. Isang malaking ibon ang paikot-ikot na lumilipad at kanyang napagtanto. Ito ay ang ibon ng kasawian, ang ibon ng krina, ang kanyang naungol. Ang hari ng suso'y sumigaw ng ubod lakas. Napalingon ang kanyang kabayo at siya'y tumalilis. Nakita ng mga soso ang kanilang hari, siya'y kanilang pinarisan. Lumiko ang mga sosong sofas at mabilis ding tumakas. Ang kamatayan ay namamasdan sa paligid. Nagkalat ang mga duguan at naghihingalo. Sino ang makapagsasabi kung ilang soso ang nasabi sa krina? Ang pagtakas ay nais sa katuparan at hinabon ni Sundiata si Sow Mauro. Hindi nagtagumpay sina Sundiata at Facoli na tugisin si Sow Mauro. Datapwat nata sa kamay nila si Soso Balya, ang anak ng Haring Umalpas, patungo sa yungib at naglahong parang bula. Pumunta si Sundiata sa kalapit na nayon, Kulikuro. Dito niya hinintay ang kanilang hukbo. Ang panalo sa krina ay nakasisilaw. Ang mga sosong sofas ay umuwi't nagtago. Ang imperyong soso ay natalo. Lahat ng mga hari sa kapuluan ay nagpasailalim sa kapangyarihan ni Sundiata. Ang hari ng Gidimakhan ay nagpadala ng mamahaling muebles kay Sundiata at ipinagkasundo ang kanyang anak na babae sa nagwaging binata.
Natipon ang mga sugo sa kulikuro subalit nang makumpleto ang hukbo ni Sundiata’y, sila'y nagmarcha sa direksyon ng Soso na lungsod ni Sumauro. Itong Soso ay lungsod ng mga dalubhasang Panday sa paghawak ng sibat. Sa pagkawala ni na Sumauro at Soso Balia, sinumuon keba ang puno ng tribo ang tumayong lider upang depensahan ang lungsod. Daglian niyang tinipon ang lahat maging ang mga kalapit na kabukiran upang makapaghanda. Ang Soso ay maringal na lungsod. Ang maka-ikatlong tulis ng tori nito ay halos umabot sa langit. Ang lungsod ay binubuo ng 88 muong at ang palasyo ni Sumauro'y maaaninag sa itaas ng lungsod tulad ng isang malaking tori. Ang Soso ay mayroon lamang isang pasukan, gahiganting gawa sa bakal na ginawa ng mga anak ng apoy. Umasa sinumon keba na magapi sa Sundiata’y sa labas ng Soso sapagkat ang kanilang pagkain ay husto lamang para sa isang taon. Papalubog na ang araw nang marating ni na Sundiata’y ang Soso. Sa tuktok ng burol, binala si na Sundiata’y at ng kanyang general ang kinatatakotang lungsod ng mapandigmang hari. Ang hukbo niya ay nagkampo sa kapatagan sa kabilang ibayo ng malaking tarangkahan ng Soso. Napagpasyahan ni Sundiata’y na sakupin ang bayan sa loob ng maghapon. Binusog niya ng labis ang mga sofa sa katoto habang walang humpay ang pagtambol ng mga tam-tam upang ipaalalat pukawin ang pagtatagumpay sa krina. Sa pamitik ng araw, ang tori nagkulay itim sa pagkakahanay ng mga sofas. Ang iba ay nakaposisyon sa mga muog. Sila ang mga namamana, ang mga mandingo na bihasa sa sining ng pagkugkob ng bayan. Sa harap ni Sundiata’y, nakapuesto naman ang mga sofas ng mali. Samantalang ang mga may bitbit ng hagdan ay nasa ikalawang linya na nakakubli sa mga kalusag ng mga maninibat. Ang pinakapunong katawan ng hukbo ang siyang aatake sa pasukan ng lungsod. Naghanda na ang lahat, inihudyat ni Sundiata’y ang paglusog. Ang mga tambol at tambuli sabay-sabay na pinatunog katulad ng kati, unti-unting umusad ang mga mandinggong nasa harapan na ginigiyan ng mga makapangyarihang sigaw. Nakatakip ang mga kalasag sa ulo. Marahan silang sumulong sa paanan ng pader at nagsimulang maghulog ng malalaking bato ang mga Soso sa mga kaaway. Gumanti ang mga wagado na nasa dulong hanay. Sila'y nagbuhos ng sunod-sunod na palaso. Si Sundiata’y may idinatagong kawal na pinakamagaling. Sila ang mga namamana ng hari ng bubos na kaagad na ipinadala bago pa managanap ang sakrina. Ang pinakadalubhasa sa pamamaraan, pinaulanan ng mga nagniningas na mga palaso ang kuta ng mga Soso. Nagliyab ang mga kabayanan. Naitayo ng mga mandingo ang mga hagdan at umakyat sa tuktok ng pader. Sinaklot ng sindak ang mga Soso nang makitang nasusunog ang kanilang bayan, sila'y natigilan. Bumagsak ang bakal na pasukan sa palad ng mga Panday ni Fakuli sapagkat sila ang maestro nito. Napasok nila ang lungsod. Ang hiyawan ng mga bata at kababaihan ay nagbunsod ng pagkalito sa mga Soso kaya't nabuksan ang pasukan. Ang pangunahing pangkat ng hukbo ni Sundiata’y ay tuluyang nakapasok. Sa ikalawang bahagi ng video na ito, sagutan natin ang mahalagang tanong. Bakit kailangan pagplanuhan ang hakbang na gagawin ni Sundiata’y sa pakikidigma? Sa kaganapan sa bahaging ito ng EPIKO, kung hindi napagplanuhan at napag-isipang mabuti ang magiging hakbang ni Sundiata’y, tiyak na matatalo ang kanyang hukbo sapagkat marami ang mandirigma ng Soso. Iyon din sa buhay ng isang tao, mahalagang pinag-iisipan ang pinapasok at desisyon sa buhay. Kung nagpadalos-dalos si Sundiata’y, baka iyon pa ang dahilan kung bakit sila matatalo ng kalaban. Ang matalinong desisyon at estratehiya ni Sundiata’y ang isa sa dahilan kung bakit hindi sila matalo-talo sa digmaan. Bukod ito sa mga matatapang niyang mandirigma at eksperto sa larangan. Doon na tanong, anong katangian ang ipinamalas si Sundiata’y sa bahaging ito ng EPIKO? Nagpakita ng husay, katapangan at katatagan si Sundiata’y sa lahat ng pagkakataon. Hindi siya napanghinaan ng loob. Marahil iyon ang isa sa nakikita ng kanyang mga kasamahan kaya lalo silang matapang sa oras ng digmaan. Gayunpaman, hindi nawawala ang malasakit ni Sundiata’y sa kapwa kahit nasa gitna ng digmaan. Inuuna niya pa rin ang kapakanan ng iba kaysa sa sariling interes lamang. Isang pinuno na katangi-tangi sapagkat siya ay makatwiran sa lahat ng bagay at pagpapasya.